Good morning everyone. Ngayong araw na ito ay itutour ko kayo sa pinakasikat na flower farm dito sa Atok, ang Northern Blossom. Kasama ko ang kasin kong si Lynn at ang pamangkin namin si Joanne. Dito nagbayad kami ng environmental fee ng 50 pesos bawat isa. Dito naman nagbayad kami ng entrance fee na 250 pesos bawat isa. Nag-check out na kasi kami sa tinitirhan namin kaya dala-dala namin yung mga gamit namin. At maganda dahil meron palang mapag-iiwanan dito. Saan yung entrance fee? Ito kasi papasok na tayo ngayon sa flower farm. Medyo may lalakari lang tayo ng konti. Bago pumasok, mayroong konting orientation. Ano ba kayo sa taas? Hindi pa po. Hindi pa po. Okay, basta ganito yun. Ako pala si Nanay Kura. One way lang kayo, no? Hindi pwede bumalik dito sa entrance kasi nakakapagod. Nakakahingal. Kasi step-step, flat, step-step, hanggang makarating sa baba, puro pa baba yan. Pag pa-exit naman kayo, puro pa-akit naman po papuntang coffee area. Doon niyo po ito makiklaim. Only coffee, limited bread after the tour. Yung coffee is unlimited, yung tinatay minsan lang. Wala din tayong time limit sa pan. Maski arong oras niyo gusto umigsit, nasa inyo na yan. Lahat ng bulaklak na danan, pwedeng hawakan, amuyin. Pero hindi pwede pitasin. Sa kalagitnaan ng farm sa baba, yung kalahati ng farm, may makikita kayong may bubong doon. Yun yung resting area at siya. May pulsil din na tubig doon kung wala kayong dala. Mas maigi sana may dala kayong tubig. May dala po kami tubig. Katapos magmula doon pa, kaya naman po kayo papuntang coffee area. At ang tatahagin nyo is 2.5 hectares. Maraming salamat po. So ngayon, magsisimula na ang tour. Ito ang bubungad sa iyo pagpasok mo ng farm. Red flowers ito. Ang tawag dito ay snapdragon. Marami pang varieties and colors nito ang makikita sa loob. Sa wall na to ay makikita ang sari-saring succulent. Konti lang sa mga flowers dito ang kilala ko, kabilang na ito. Para matulog siya ulit mamaya pag uwi. Na-amaze talaga ako sa sari-saring succulent na ito. Karamihan dito ngayon ko lang nakita. Pasok na naman tayo sa isang flower tent. Ang violet and white na flower na ito ay tinatawag na larkspur. This flower is known to represent a strong bond of love. Yan ang sabi ni Google. Ang pink na flowers na ito ay hindi ko alam. May label ito siguro dito, kaya lang hindi na ako conscious na hanapin.
sana nag-enjoy na lang ako dito. Pasok ulit tayo sa another flower tent. Na-notice ko na paganitong klaseng flowers. May tent talaga siya. Obviously, hindi siya pwede sa direct sunlight. Ay iba't ibang kulay ng Snap Dragon. May pink, orange, and red. Tinawag siyang Snap Dragon dahil pag ito siya ay mukhang dragon. At pag pinigam ang bulaklak ay para siyang bungaan ng dragon na nakanganga. Kulang na lang ilalabas ang apoy. Ito naman ang rose cabbage. Maraming kulay ang rose cabbage. Karamihan sa nakita ko dito ay puti. Ang ornamental flowering cabbage na ito ang gumanyak sa akin upang pumunta dito sa ato. Napakaganda talaga nito at parang dream come true sa akin na makita siya at mahawakan. Ito naman ang million flowers. Alam ko to kasi meron kami nito sa bahay. Kung dito sa atok ay may sea of clouds, dito sa Northern Blossom ay parang may sea of flowers. Tingnan nyo. Ay, camera trick lang pala. Thank you.
Bababa kami ngayon papunta doon sa viewing deck. At maganda na merong plant art na pwede namin pasisilungan. Sumilong kami dito habang naghihintay na matapos yung nagpapapicture pa doon. Dito may mga calla lily na flowers. Nalaman ko lang kasi may label. Ito ang makikitang magandang view sa viewing deck. At syempre, nagpa-picture din kami. Ito ang sunflower plant na wala pang mga bulaklak at ito naman ang tuyo na ang mga bulaklak. Ang mga bulaklak na ito ay tinatawag na kalendula o mas kilala sa tawag na marigold. Papasok ulit tayo sa flower tent ng mga snapdragon. Dito ay makikita na naman natin ang kulay orange, red, pink, and yellow snapdragon. Dito naman ay makikita ang iba't ibang kulay ng larkspur. Karamihan dito ay puti. May red, pink, and orange. Meron na naman ditong viewing deck at makikita ang iba't ibang mga flowers sa baba. Ang gandang magpa-picture dito. Meron din ditong larkspur na red, pink, white, and yellow. Bababa na naman tayo sa malawak pang pananim ng mga bulaklak. Karamihan sa mga bulaklak dito ay iba't ibang kulay ng lilium flowers. Thank you.
Maganda talaga doon sa baba. Marami pang mga flowers at lugar na pwedeng makapagpa-picture. Kaya lang naisip namin pag bumaba pa kami, napakataas na pag umakyat. Nakakahingal na yun. Kaya nag-decide kami na hanggang dito na lang. At babalik na. Pataas. Sari-sari yung sakulay naman ang makikita dito. Ang ganda pa ng mga pananim sa baba na hindi na namin nakuhang puntahan dahil nakakapagod na. Malapit na kami sa exit. Ang lugar na ito ay pahingahan lang. Kung may dala kang lalagyan ng tubig, pwede kang mag-refill dito for free. Meron din ditong comfort room. Nagpahinga kami dito ng konting sandali at maya-maya ay umakyat na pataas. Marami pa rin bulaklak ang makikita sa daan patungo sa exit. Dito pala makikita ang mas maraming million flowers. Ito naman ang Agapanthus flower. Sa malayo, akala ko ang mga pananim na ito ay lantana. Yun pala, ganito talaga ito. Parang natatabunan ng snow. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano ang pangalan nito. Iba't ibang roses naman ito.
naman ang kale rose flower. Mukha rin siyang cabbage rose flower. Wow, ang cute ng flowers na ito. Hindi ko alam ang pangalan. Lahat ng mga taong nakakarating dito, pagod na. Pero ako, dahil sa magagandang tanawin ang nakikita ko, naiibsan ang pagod ko. Papasok na tayo ngayon sa coffee area. Dito na kiniklaim yung free coffee and bread. Nauna na si Joanne dito at na-reserve niya kami ng upuan. Ito ang loob ng coffee shop. Dito kiniklaim ang unlimited coffee. Pero ang tinapay, once lang kumita. Ito ang coffee and bread na kinuha ni Lily. After mag-coffee, ay umakyat na kami palabas. Ito ang kanilang pangalawang coffee area. Dito ay meron ding mga tanim na panila, mga succulent na magaganda at ibang klase pang tanim. Ito yung souvenir shop nila kung saan pwedeng bumili ng mga pampasalubong. Marami talaga ang pumupunta dito sa Northern Blossom na hanggang dito ay napupuno pa ng mga toys. Mga 4 oras kami dito sa loob ng flower farm at hindi pa namin naubos libutin. Napakaganda talaga. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.